ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya mga alagad at ang sabi, ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatig, nayon at bayan upang makabili ng pagkain. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbigay sa kanila ng mga kakain. Bibili po ba kami ng halagang 200 denaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad, ilan ba ang inyong tinapay? Tignan nga ninyo, wika niya. Pagkatapos tingnan, ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Inutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulo-pulutong sa damuhan. Kaya't naupo sila ng manda-mandaan at 5-50. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sa Ebanghelyo, buong araw na nangaral si Jesus. Pagsapit ng hapon, pinakain niya ang nagugutom na tao. Ayon kay San Marcos, 5,000 kalalakihan ang kumain at may lumabis na 12 basket na puno ng pirapirasong tinapay at isda. Hindi binanggit ang mga babae at mga bata na maaaring dumalo rin sa pagtitipon. Maliwanag para kay Jesus na siya mismo ang tutugon sa gutom ng mga tao, ngunit magiging kabahagi ang kanyang mga apostol sa pagkilos. Tinuruan ni Jesus ang mga apostol kung paano damayan ang mga tao, kung paano maging mga apostol sa mga tupang na ulila. Iba ang nasa isip ng mga apostol. Kinuwento nila ang mataas na halaga kailangan para makabili ng mga kain na tila imposible. 200 denaryo. Nagkaroon ng sapat para sa lahat pagkatapos ilagay ang 5 tinapay at 2 isda sa mga palad ni Jesus. Pagsasagawa, maglaan ng konkretong tulong, pera o pagkain sa taong dukha na makikita mo sa lansangan.